ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa babawiin ko ang lahat. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating babawiin ko ang lahat for today is Reunited. So dito guys ay natapos na ang lahat. Nakaligtas naman si Trina at si Irish sa mga kidnapper dahil dumating yung pulis. Kaya walang nangyayaring masama sa kanila. So yung pera ay naibigay naman doon sa kidnapper dahil initsa kasi ni Dulce para makuha talaga yung pera dahil may hati siya doon. Tapos yun nga, sinabi naman ni Christine kung bakit alam na alam daw ng kidnapper yung mga kilos nila. Kaya nagtaka siya dito, and then ngayon dahil safe na yung dalawang bata ay ang gagawin nila ay gusto nilang malaman kung sino talaga ang mastermind ng pagkidnap sa dalawa. At ngayon, tumawag nga itong si Akira kay Dulce at sinabi dito ni Dulce na nakuha na daw, nakabayad na daw siya, so dapat tantanan na daw sila at asikasuhin daw yung kanilang divorce doon sa Japan pagdating niya ng Japan. So ayun na nga, at sabi naman ni dito ni Akira ay sana hindi pa daw yun ang huli nilang pag business partner, sabi ni Akira. So ayun na nga, at nakauwi na din itong sina Dulce doon sa kanilang bahay, si Trina at saka itong si Joel. So parang nakahinga sila ng matiwasay, nakahinga sila dahil nga doon daw ay parang kinocompare daw ito si Trina kay Irish dahil yun nga, ito paawa effect daw itong si Irish. Sabi naman ni Joel ay hindi kasi nagdrama yun eh, totoong tao yun, ikaw puro daw drama. So yun na nga, nag-aaway na naman sila. O mag-aaway na naman kayo dito. Mag-aaway na naman kayo niyan, sabi naman ni Dulce. So ayun, at masaya na din sila dahil nakuha na nila yung pera, pero sabi ni Joel dito na wag na yung kasunduan daw nila na wag na daw silang maglalayo na daw sila doon sa kanyang ama dahil nga sa parang problema na lang yung dinala nila lagi. So ito naman si Trina ay pumalag. Anong lalayo? Ayaw sana niya, pero ito naman si Dulce ay nalilito siya kung sino yung niya susundin niya sa dalawa. Kaya hi, ganyan na lang siya, sabi niya. And then ito naman si Irish, hindi pa siya naka-recover, para siyang nagka-phobia siya dahil sa pag-kidnap sa kanila. Tapos naisip niya itong si Trina dahil daw kay Trina ay parang lumakas yung kanyang loob doon dahil nga biligyan siya ng lakas ng loob ni Trina at nag-promise siya dito kay Trina na kidnap sila ay si Trina lang daw yung lakas niya dahil pinapa fighting spirit niya na magiging okay sila, makauwi sila sa kanilang pamilya, at siya ay takot siya, so binigyan siya ng lakas ni Trina kaya gusto niya makabawi dito kay Trina. At na flashback sa kay Christine yung pangyayari nung sinabi ni Irish, yung sinabi ni Trina sa kanya na ito ding si Dulce ay ayaw tumawag ng pulis. Tapos nagagalit siya pag tumawag sila ng pulis, tapos sinabihan pa siya dito na mukhang pera dahil daw sa pera ay isinasakripisyo daw yung anak niya dahil sa pera, at gusto nga tumawag ng pulis para siguro sa pera, tapos gusto na kasi ni Dulce na maibigay talaga yung pera, kaya nagdududa siya dito, kaya nakapag-decide itong si Christine
na papayag na lang siya na doon din si ano si Dulce para maobserbahan niya itong si Dulce kung ano yung mga kilos nila. At si Randall pala dahil ano siya na ano siya dito sa tuhod niya, parang nasugatan sa tuhod niya dahil sa pangyayari nung pagligtas niya dito sa mga kidnapper kay Trina at saka kay Irish. So kaya hindi siya makaalis. Daw sila yung turingan nila. Ipapakita niya dito at babawi daw siya sa lahat ng mga ginagawa daw niya kay Trina dahil nga 'di ba pinaratangan. Pero totoo naman yung nangyayari na siya naman talaga tumawag noong sa ano noong sa catering services. Tapos yun nga babawi daw siya. So kaya kinausap naman siya ng kanyang ama at ina na dito dahil nga nasa kwarto lang siya lagi. Kaya sinabi niya dito na mamasyal din daw siya para daw hindi daw siya nagwo-worry lagi. Kaya ang gusto niya, sinabi niya dito yung gusto niya na gusto daw niya makasama si Trina doon sa farm at ipapasyal daw niya si Trina doon sa farm. At parang itong si Dulce, si Christine ay sinabi niya before nung hindi pa sinabi ni ano dito ni Irish yung sinabi niya na gusto niya makasama itong si Trina ay parang na ano siya parang na hindi siya naka-imik sa sinabi niya dito. Tapos yun nga kinausap na lang ni Victor si Trina, sinabi niya dito yung gusto ni Irish na makasama siya doon sa farm. At talaga papa, excited naman itong si Trina, sabi niya dito. Pero gusto niya pag pupunta siya ng farm ay dapat kasama yung kanyang ina at si Joel. Full force daw sila, sabi naman ni ano dito ni Dulce. Kaya hindi muna sumagot itong si Victor, sinabi niya dito na sasabihin daw muna niya kay Christine dahil syempre si Christine mag-ano pa siya, papaalam pa siya kay Christine kung papayag ba siya na doon din sila sina Dulce at saka si Joel. So parang hindi papayag si Christine dahil baka daw matruma daw yung mga bata dahil lagi daw sila nag-aaway o nagtatalo ni Dulce. Kaya parang ayaw sana niya. So kaya itong si Victor ay wala siyang nagawa. So nung gabi ay itong si Irish hindi siya makakatulog. So dahil hindi siya makatulog, binigyan siya ng gatas ng kanyang ina at yun nga, kinausap niya dito yung kanyang ina. Sabi niya dito na parang hindi daw niya mapapayagan na nandoon sina Dulce nga dahil nga lagi sila natatalo. Instead na magiging okay sila, baka hindi sila magiging okay dahil lagi sila natatalo. Kaya sorry itong si Irish na pinipilit niya yung gusto niya. Kahit hindi gusto ng kanyang ina, pero sabi niya kasi dito na sabi niya kay Trina na babawi siya paglabas nila. Kaya gusto niya makasama itong si Trina. Dahil doon, lagi na lang siya na umusta, tumatawag. Tapos sabi niya dito na doon daw niya na-realize na importante talaga sa kanya si Irish nung nakidnap siya dito. Kaya nagwa-worry siya, hindi siya makatiis na hindi niya puntahan yung lugar ng kidnapper. Kaya pumunta siya doon, pina-understand niya kasi sa kanyang ama. Dahil yung kanyang ama din, sabi niya dito na pareho tayo anak, ganun din ako sa ina mo. Kaya nung mawala siya, ay minahal daw niya yung kanyang anak na si Randall. Mahal na mahal daw niya ito. So, yun. So, abangan natin bukas, guys, dahil yun nga, binilhan itong si Trina ni Dulce ng mamahaling earrings at nakita iyon ni Christine. So, nagtanong itong si Christine. So, bukas abangan natin ang susunod na kabalata and hope you enjoy my storytelling for today. That's all. Thank you. Thank you.